sa isang tao. At yun lang ang tanging paraan para magkasama si Angelo. Pero alam mo, nakasalanang mortal para sa ating mga sirena na sumama sa tao! Mali ang pinagbubuntis mo! Hindi mo alam ang magiging anak ninyo. Tao ba o isang sirena? Ang dahil sa'yo, namatay ang anak ko. Dahil ka! Sisiguraduhin namin na mabulok ka sa kulungan! At lalabang kami! Tumbin kung bakit namatay ang anak ko. Wala nang dapat makahawak pa nito! May isa pang bata! May sanggol pa sa sinapupunan mo! Meron pa ako. Kailangan sabihin sa inyo, mahal na Reyna. Ang tagalumang minahal ni Damos. Buntis po siya. At ang anak niyo, ang ama. Hindi siya silang nababog sa Reyna. Ay aking... Kailangan ko malaman kung ano ang naging anak ni Damos. Miss! Ang ganda mo! Tis oras na ng gabi, nagsiswimming ka pa. Gusto mo mag-boat riding tayo? Sirena yun! Sirena yun! Nakakita ko, Sirena! Duro! Sirena ang anak mo. Sila ng isang sireno. Sireno ang ama nila. Ano? Sireno ang ama nila? Sireno ang lalaking sinamahan mo? Totoo pala ang tungkol sa mga sirena at sireno? Totoo ang mga sirena at sireno. Marami nang nakakita, pero marami pa rin hindi naniniwala. Paano naging sireno ang lalaking yun? May mga paa siya! Magawa po si Damos ng paraan para mapuntahan at makasama ako. Pero hindi nagtagal ang buhay niya. Pinatay siya ni Enrique. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko, anak. Masana matanggap ninyo yung mga anak ko. Ano pa man ang itsura nila? Marisa, wala dapat makaalam nito. Pagkakaguluhan tayo ng mga tao pagdalaman na may anak kang mga sirena. Ma'am Rita! Ma'am, narinig po namin sumisigaw si Ma'am Marisa. Ayos lang po ba siya? Oo, ayos lang siya. O, ano pa? Dali! Dito! Totoo pala ang kwentong bayan. Talagang may sirena sa atin. Chang, ano to? Bakit parang may sugat yung anak ko?
Sam. Kambal mo. Yung isa may buntot. Yung isa may hasang. Sayang at hindi ninyo makikilala ang ama ninyo. Pero ngayon pala ang sinasabi ko na sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. At gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Perlas. At Alona. Tingin mo ang tinig ko na sumasagot. Ang cute naman ang kambal mo, Vanessa. Alona? Opo, Ma. Yun ang mga pangalan nila. Tamang si Chaligaya mo. Walang dapat makaalam ito. Maiiskandalo tayo pag nalaman to ng mga tao. Naisip mo ba yon? Makikita at makikita ng mga tao ang kambal mo. Kung taling kaya natin sa Maynila? Ano? Mas madali kayong makikita doon. Ma, di ba may naiwang isla sa atin si Daddy? Oo, private island. May bahay tayo doon. Totoo yun! Nakita ko yung sirena! Maniwala kayo! Ramon! Oo. Ramon! Ramon! Sigurado ka ba? Oo! Nakita ko yung sirena! Di ba sabi nga ng mga matatanda, maraming sirena rito nung araw! May nahuli pa nga sila eh! Sino naman yung mga matatandang yun? Hindi bali na basta importante, tulungan niyo akong hanapin yung sirena! Doon lang yung sumay patuhan eh! Isipin na lang ninyo! Mabibenta natin ang malaki yun sa taga-telebisyon! Yan ang mga tayo! Bibili nila ng malaki yun! Hindi na naman yun! Anong pinatay ninyo? Tawagin nyo na lahat! Tawagin nyo! Tawagin nyo! Tawagin nyo! Susana, iiwan na natin ang lugar na ito. At hindi na tayo babalik kahit nakailan. Ano? May ibang sinena sa may batuhan? Ako, baka po yun yung kumuha kay Damos. Totoo palang may ibang sirena? Totoo po yan, Ma. Meron silang daigdig sa ilalim ng dagat. Eh, bakit hindi mo na lang ibigay si Alona sa kanila? Hindi ba dapat sirena din ang nag-aalaga sa kapwa sirena? Ma, anak ko si Alona. Tayo na, tayo na. Sige. Sige po, Ma. Tayo na. Tayo na. Akin na po si Bella. Sana. Ma. Kaya mo? Kaya
po. Kiingat ka sa pagkaman mo, anak. Pasensya na po. Mami! Ano ba yan, Mami? Mami! Patingat ka naman! Mami! Yeah. Huwag kayong patayin. Ano nga itong bata? Sino ba yan? Ah! Oh, Ma'am! Pasensya na po. Ano? Ma'am! Tumapik ka nga dyan! Ano ba? Hindi kayo nag-iingat! Susana! Eh, Ma, eh! Kasi itong mga to, eh! Sabay! Marisa? Tignan mo nga naman. Mamamatay tao. Pati tayo gustong patayin. Hanapin ang Selena! Hanapin! Galugarin niyo lahat! Hanapin natin! Ikutin niyo lahat! Pera ito! Pera ito! Sana dadaan lang kami. Hindi pa tayo tapos, Marisa. Sana. Halika na. Halika na. Halika na. Umalis tayo dito. Tulungan natin. Bilisan mo! Lupa! Ah, Serena! Ikaw yung kaibigan ni Damos, di ba? Anong ginagawa mo dito? Binabantayan ko lang ang mga anak ng pamahalang Damos. Kung binabalak mong kunin ang mga anak ko, hinihini ko sila ibibigay sa'yo. Kaya't makakaalis ka na. Hindi ko kukunin sa'yo ang mga anak ko. Pero sana lang, tama ang desisyon mo na kaya mo silang palakihin ng masaya. Pero kahit ano gawin mo, may tubong pa rin silang Serena. Ano? Ang balak ako po? Opo, mahal na Reyna. Isang tao at isang Serena. Bantayan mo sila mabuti, Betilia. Lalong-lalo na yung apo kong Serena. Dahil siguradong mahihirapan yun sa mundo ng mga tao. Di ma
sandaling dalawa, ha? Mami, dyan lang sa batuhan. Nako, sigurado ba kayo hindi kayo lumalayo? Ma, hanggang doon lang po kami sanit lumalangoy. Ay, nako, basta kayong dalawa, ha? Huwag na huwag ninyong kakalimutan ang bilin ko. Bawal kayong lumayo. Dapat palagi dito lang kayo sa paligid. Naintindihan ninyo? Ma, hindi naman po ako lumalayo eh. Perlas, palagi mo babantayan si Alona, ha? Kailangan pinoprotektahan mo siya. Ma, hindi ko po kailangan ng bantay. Malaki na po ako. Kaya ko na po yung sarili ko. Alona, bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Lagi mo na lang sinusuway ang nanay mo. Matuto kong makinig sa nakatatanda sa'yo. Sorry po, Lola. Kanino kaya nagmana ng katigasan ng ulo yan si Alona? Sa tatay niyang sardinas. Ma, tama naman. Ikaw naman, oh. Minsan ka na nga lang dumalaw dito. Puro sermon pa kayo, eh. Paano namang hindi kita sinsermonan? Imbis na makatulong ka sa akin sa mga negosyo, wala! Nandito ka nagkukulong kasama ng mga anak mo! Ma, kailangan nila ako dito. Kailangan? Ewan ko, Marisa. Ewan ko. Kaalis na nga. Huwag ka na malungkot. Okay lang po ako. Hmm? Sa akin ka pa magsisinungaling. Eh, alam ko naman kung kailan ka happy and sad. Dahil ba sa Lola Rita mo? Sabihin na naman po ako sa kanya. Palagi naman siyang masungit sa akin. Alam mo, ganito kasi. Eh, huwag ka na magtampo sa kapatid ko. Kasi, nang magsaboy ang Diyos ng kasungitan, swimming pool ang daladala niya. Kaya nasalo niya lahat. Yan. Oh, pretty ka, oh, pag naka-smile. Lola, ba't po ako kaya na lumalayo ako? Ano ba yung nasa labas ng islang ito? Wala. Wala? Paano po magiging wala? Eh, palagi na lang po sinasabi ni Mami na huwag akong lalayo. Naglagay na nga po siya ng net at harang doon sa dagat para hindi daw ako makalabas. Tapos si Perlas pwedeng lumayo kasi pumapasok siya sa kabilang isla. Tapos ako hindi. Ang dami naman tanong ng batang to. Mabuti pa matulog ka na, ha? Buti pa si Perlas. Normal siya at masaya. Sumo. Mami, di ba po sabi niyo si Rena din si Daddy? Ano po itsura niya? Ang tatay niyo, guwapo siya. Kumukha mo nga siya eh. Kamukha ninyong magkapatid. Kaya po ba may gins ako sa likod ng tenga? Kasi may lahi rin ako sa Rena. Oo, anak. Si Reno ang tatay ninyo. Kaya isang si Rena rin si Alona dahil doon. At anak, hindi mabait ang mga tao sa tulad ninyo. Kaya walang makakaalam ng sikreto natin yan, ha?
Ipangako mo yan sa akin. Bakit ganun, Damos? Ang tagal kong naghintay sa isang katulad mo. Pero napakaikli ng panahon ng pagkakataon na para sana sa ating dalawa. Paano na ang kinabukasan ni Perlas? Ni Alona? Hindi ko alam kung ano ang mali o tama para sa kanila. Kailangan kita, Damos. Kailangan kanila. Sa labas? Sa bayan? Huwag na huwag ninyong kakalimutan ang bilin ko. Bawal kayong lumayo. Dapat palagi dito lang kayo sa paligid. Alona, anak? Alona? Alona? Sana ako eh. Kaya lang, naisip ko na bawal. Kaya bumalik na lang ako. Oo, bawal talaga. Di ba kabilin-bilin na namin yun ni Mami? Perlas, ano ba yung nasa labas? Ba't bawal ako pumunta doon? Kasi nga, sirena ka. Na ako lang ang nag-iisang sirena sa buong bayan? Oo. Kaya pag nakita ka nila, matatakot sila. Bakit? Mukha mo nakakatakot ang itsura ko? Porkit ba buntot ang meron ako at hindi pa ah? Iba ka kasi sa kanila eh. Sana, Perlas, paano lang kung meron ako? Para makalabas din ako. Makakapunta na ako sa bayan, makakapunta na ako sa perya. Kaya lang, hindi. Buntot ang meron ako at hindi pa ah. Nakakulong ako dito sa isla. Ano ka ba? Maganda nga yung may buntot ka eh. Di ba nga, mas mabilis ka lumuhay sa akin? Di ba kahit kailan? Hindi ba kita natatalo pag sa swimming? Tingnan mo nga kung may hasang dito.
Huwag mo na ulitin yun, ha? Alona? Perlas! Dito lang pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Kala ko sana naman kayo nagpunta. Nagkukwentuhan lang po kami dito ni Alona. Mabuti naman at bati na kayo. Ha? Huwag na kayo mag-aaway. Wali ka na. Huwag na kayo magpuyat. At ikaw, Perlas? May pasok ka pa bukas. Okay, wali ka na. O, Alona. Pasok na tayo. Bahal na rin, Arawana. Nandito na po si Petilia. Ganda ka bang balita sa akin, Petilia? Sinusubaybayan ko pa rin si Alona, mahal na rin. Pero katulad ng dati, malungkot pa rin siya sa feeling ng mga tao. Hindi ito nababagay ang ako. Sa siyang si Reyna, dapat narito siya kasama natin. Bakit kasi meron pa akong ganito? Perlas, ready? Ika na. Lola, ayoko pumasok. Naku naman, apo. Importanteng makapag-aral ka, ha? Kaya huwag kang mag-miss ng klase. Tsaka isa pa, alam mo naman, yun naman ang exercise ni Lola, ang mag-drive ng speedboat. O, kita mo, matigas na yung muscle ko. Halika na. Halika na, halika na. Ito, ready na tayo. Ha? Bakit kaya siya palaging na kayo? Parang may tinatakpan siya ng buhok niya. Lang. Ang ganda naman ang buhok mo. Pwedeng pahawak. Ako si Miss Santiago. Teacher po ako ni Perla sa school. Bakit nangyari mo ba? Mami, sino po yung kausap niyo? Mrs., meron po palang kayong isang anak? Eh, hindi ho. Isa lang ho ang anak ko. Si Perlas lang ho ang anak ko. Noon niya pa po kasi nasasabi sa akin na gustong-gusto niya pong makalabas dito. Para naman pong maging masaya na siya. Paano mo naman itatago yung buntot niya? May naisip na po akong paraan dyan. Happy birthday, Alona! Happy birthday din! Ang touching naman. Nasaan ang kambal mo? Eh, hindi niyo ba napansin, ma, nung papasok kayo? Parang wala naman tao sa labas, ha? Patayin! Patayin! Saan dyan? Huwag niyo na po! Huwag niyo sakman! Ha? Sirena!